Magandang araw mga ka-riders! Ako si Prof. M at nanonood kayo ng Ride Mo To Online. Napakaganda ng ating episode today. Special feature at special talaga ito dahil meron tayong police na magsasalita sa atin tungkol sa safety advocacy, si Colonel Busita. Sir, yes sir, unique ang kanyang style dahil ang kanyang ride advocacy ay law enforcement at law awareness. O diba, dalawang bagay na hindi natin masyado naririnig pag safety advocacy ang pinag-uusapan. Kaya, importanteng pakinggan nyo ito ngayon. Sa ating mga kapatid na riders at iba pang mga nagbabalak magmotorsiklo, doon sa hindi nakakakilala sa akin, ako po si Colonel Busita, ang founder ng Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Ang pangunahing advokasya po ng RSAP ay itong pagtataguyod ng kaligtasan ng ating mga kapatid na motorcycle riders. Kaligtasan sa pagmumotorsiklo at kaligtasan sa ilang mga tiwali at abusado na tagapagpatupad ng batas trapiko. Siguro naman po, nakikita ng publiko itong aming mga activities. Bago po nagkaroon ng COVID, kami po ay aktibong nagkakandak ng road safety seminar and anti-kidnapping seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nung nagkaroon na ng COVID-19, mayroon pong grupo ng IT na nag-offer at tayo po ay tinutulungan nila, kaya nakakapag-conduct po tayo ng online seminar. Dahil tayo ay tumutulong sa mga kapatid nating riders, ang Welltech ay isa sa mga company na masasabi ko na wala akong nare-receive na reklamo. May re-recommend ako na doon sa mga nagbabalak bumili ng motorsiklo at sa mga nagbabalak magpalit ng motorsiklo, pinakamaganda na magsadya sila sa Welltech. Kung mapapansin ninyo, yung dati kong big bike, Bistrom 650 XT. Eh, ang tanong, bakit ang binili ko ulit ay 1000 XT? Bistrom na naman. Kung mapapansin ninyo, kapareho yung design. No? Isa lang ang masasabi ko, napakaganda ng performance. 3 years kong ginamit, wala akong naging problema. Lahat, magandang performance. 0 accident. 3 years. Sa mga kapatid nating riders, tatanda natin, ano, madalas ko sinasabi ito, tayo, pag namatay, hindi tayo mabubuhay next year. Talagang patay ka talaga, ano. So, dapat, doble ingat. Unang-una, papaano yon? Every time na sasakay sa motorsiklo, malayo o malapit, dapat may helmet. Pangalawa, tamang speed lamang. Dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa bigla ang sitwasyon o pagdigil. Ikatatlo, iwasan nating dumikit o tumabi sa truck dahil doon sa tinatawag na blind spot. Alam naman natin, marami ng riders ang namatay dahil sa mga truck. Mabagal ito, pero dahil may mga riders na tumatabi o dumidikit dito, hindi nakikita, pag natumba, nasasagasa. So, iwasan natin ang pagtabi o paglapit sa mga truck. At ang ikaapat na gusto kong iparala sa ating lahat, sa bawat aksidente at disgrasya na iwan ng pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga batang naulila. Kaya doble-doble ingat sa pagmumotorsiklo. When it comes sa ating transportation, ang kailangan lang talaga pag-iingat at laging gagamitin ang talino. Yun lamang. Maraming salamat sa inyo. Okay, sa mga kapatid nating riders, let's ride na. Welltech tayo. Alright, so narinig ninyo si Colonel Busita. Okay, napakaganda ng mensahe niya. Always remember our children when we ride. That's the point of Colonel Busita. Okay, tandaan natin lahat yan. At panoorin nyo lahat ng videos niya dahil napaka-importante ng mga sinasabi niya. I-like and share nyo rin ang kanyang Facebook page at YouTube. At huwag nyo rin kalimutan ang Ride Mo To. Kami ni Paolo Brera at mga Prof. M videos. Like, share at i-promote nyo na rin niya. Panoorin nyo lahat yan. Entertaining ang ating show. Anyway, alright, ako si Prof. M. And I hope na meron kayong natutunan today for your everyday riding. Ride safe, stay safe all the time. I'll see you on the road. Let's ride now. Ha ha! Thank you.
mask on lagi ha, dahil nasa batas pa yan. Yan, okay? Bye-bye!